Paano nga ba bumili ng tamang CCTV para sa iyo? Yan nga ba ang karapat-dapat na CCTV camera na dapat mong gamitin para hindi ka magkamali sa CCTV na nabili mo? Ngunit bago natin ituloy, nais muna nating i-announce ang atin pong giveaways. iMo Ranger 2 Wireless Wi-Fi IP Camera 2MP na may kasama na rin 64GB na micro SD card. May mga special features na two-way talk at pan tilt 360 degrees. At ito ay para po sa magsisend ng kanilang information sa pang 25, pang 50, pang 75 at pang 100 na viewers na magme-message siyempre. At kung paano yan, yan ay aalamin natin pag tinapos nyo ang video na ito. Para sa ating episode today, sasagutin natin ang isa na namang importanteng tanong. Paano nga ba talaga bumili tamang CCTV para sa'yo? Yan po ang ating aalamin. Magandang araw mga kagudhan, ako po si Kuya Marco, ang kuya nyo sa usapang siguridad na may kasamang abilidad. Nagbibigay ng impormasyon, lalahat ng solusyon para tayo po ay magbigay ng inspirasyon at hindi konsumisyon. Paano nga ba talaga bumili ng tamang CCTV para sa'yo? Most commonly, pag bumibili tayo, we usually ask, gusto ko low budget o pinakamura. Minsan naman, sa package 4. We need to understand that when the time comes, later, we will understand yung important details. Lalo na kung may insidente o pangyayari. Today, I would like to share 3 important details na dapat alam mo as a buyer that we need to consider all the time. Number 1, dapat nasasagot mo ito. Kailangan ba sa'yo ng audio or voice recording? With audio ba or without audio? Kasi po, madalas nagiging basis lang natin kung may kaguluhan o pag-aaway o pagtatalo, pero kung paano sila nag-usap, importante yun. Para ma-determine sino ba ang nag-provoke, paano ba nagsimula ang pagtatalo. Kaya pala umabot sa pag-aaway. Number 2, usapang night vision. Infrared ba o colored? Ang infrared ay para lamang sa black and white. Samantalang sa colored night vision, meron siyang night color technology. At best ito sa very low ambient lighting. Na-enhance niya ang mga images through color filter na nakaka-capture ng lens through sensor. Ang result ay clear images in dark environment. Number 3, 2 megapixel versus 5 megapixel or MP. Ang 2MP, yan po ang basic. Okay, yan ngayon ang basic. No? Pero sa 5MP, ay meron siyang super high definition, enhanced sensor, improved image quality na dapat nating maintindihan na sa ating investment for security, dapat na-achieve yung purpose at yung goal natin. Dahil kapag hindi, we only achieve half of our goal. Lalo na kapag malabo o blurred o kaya naman pixelated. Lalo na sa mga important details. Makikita natin yan pag yan ay na-zoom in. Doon natin ma-appreciate yung facial recognition, vehicle plate identification, lalo na kung malayo. And this is ideally important for outdoor application or highway. Sometimes nga, pwede pa nating itanong doon sa ating napagbilhan, bakit hindi mo sinabi meron palang ganyang feature? O napaisip ka, bakit hindi pinaliwanag yun ng sales agent? Baka naman siguro, lagi tayong sa budget nakatingin versus features na malaki ang benefit nito sa atin. Tandaan, importante ang feature kasama yan ng manufacturer para lahat ng moment ma-capture at nang secured ka sa iyong future. At the end of the day, tayo pa rin ang magde-decide patungkol sa paraan ng iyong protection pati na sa prevention. Sa pagbabalik ng ating giveaways,
Pakitype lang po ang hashtag 17 store branches at i-text ito sa numero na aming ipa-flash sa screen. Ito po si Kuya Marco. Laging tatandaan, kaligtasan ng iyong buhay. Isaisip mo hanggat ikay may buhay. Mahal mo sa buhay, sana yung ingatan mo habang buhay. Maraming salamat for your questions. Please comment down below.